So what's up sa inyo mga kuitis? It's your boy Clarky nga pala ulit to. Today's video is gagawa tayo ng hashtag AskClarky. Matagal ko na sana itong gagawin pero wala akong time na mag-film. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-film ng hashtag AskClarky. Bago ito simula itong video na shoutout pala kay Lucky7, yan na shoutout na ito. At sa gusto magpa-shoutout ay just comment down below the AskClarky at ma-shoutout ko na kayo. Siyempre siguraduhin mong naka-follow ka sa mga social media accounts ko dyan sa baba para ma-update ka sa buhay ko. So kaysa mga pinapost ko sa mga social media accounts ko. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, eh subscribe mo na yan, pindutin mo na rin yung katabi niya notification bell para maka-update kayo sa mga daily uploads ko. Without further ado, let's go on to the video! Unang tanong ay nanggaling kay Aliana Rabanes. May nag-stay pa ba lalaki? Meron pa bang loyal sa isa? Yung tipong ako lang? Tingin ko meron pang nag-stay na lalaki sa isa at meron ding loyal na lalaki sa tingin. Nandiyan lang sa paligid, di mo lang nakikita. O kaya hindi pa itinatadhana sa'yo. Shoutout na din kay Aliana Rabanes. Sunod na tanong ay nanggaling kay Altea Lopez at ito ang kanyang tanong. Kung kailangan mo mamili sa isa sa mga kaibigan mo na mga kasama mo at magiging kaibigan mo ng matagal, sino at bakit? Siguro yung kaibigan kong matapat sa akin, tsaka yung mabait, tsaka yung nalilibre lagi. At marami kasi akong kaibigan kaya hindi ko ma-mention isa-isa. Tsaka yung kaibigan na laging nandyan pag may problema o kaya meron ang problema sa buhay mo, kaya laging nandyan siya sa tabi mo. Damn! Shoutout din sa kanya, Altea Lopez. Next na tanong ay nanggaling kay Kobe Raro. Clark, bakit naisipan mo maging vlogger? Naisipan ko maging vlogger para hindi sa pera, pero gusto ko pa rin kumita ng pera. Siyempre, para rin to sa ikasasaya ko at sa ikasasaya ng mga fans ko. Siyempre, meron din ako mga inspirasyon sa pagiging vlog. Siyempre, yung mga Filipino YouTubers. Next na tanong ay nanggaling kay Kelsey Alba. Itong kanyang tanong. Ano ang gusto mo sa isang babae? Gusto ko sa isang babae ay ang mabait at yung loyal sa isa at wala nang ibang hahanapin dahil ako lang. Siyempre gusto ko rin sa babae yung malakas kumain katulad ko, siyempre last time kumain. Tsaka yung babaeng simple lang sa pananamin, simple lang sa buhay. Sunod na tanong ay nanggaling kay Tristan Latat, itong kanyang tanong. Bakit madaming taong paas at bakit madami ring taong umaasa? Siyempre talaga marami talagang mga taong paasa sa mundo kasi at minsan yung iba hindi marunong makontento sa isa, kailangan pag magmamahal siyempre may reserba pa. Siyempre madami din taong umaasa sa mga nila, karelasyon nila. Minsan pag nag-break gusto pa nila ulitin. Pagkisiksigan pa nila kahit bawal na kasi maasa pa rin na magiging sila kahit ayaw na ng isa! Diba? Diba? Damn! Siyempre hindi naman maiiwasan na umasa sa isang tao, diba? Lahat naman tayo naasa sa isang bagay, sa isang tao, diba? Ako nga umaasa pa rin ngayon eh. Umaasa pa rin ngayon. De, charot lang. Ang next natin na tanong ay nagmula kay Kim Yugo at itong kanyang tanong. Bakit wala ka pang girlfriend? Kasi kaya wala akong girlfriend ngayon kasi career muna inuuna ko tsaka study first. Sunod na tanong natin ay nagmula kay Ate Jam Rosella at itong kanyang tanong. Bakit ang cute ni Ate Jam? Puro nga cute ka lang talaga Ate Jam. Yun lang. Ito yung next na tanong niya ni Ate Jam ay bakit mo naisipan mag-vlog? What or who is your inspiration para mag-vlog? Yun na nga yung nasabi ko nung kanina, ba't naisipan ko maging vlog para sa isasasaya ko at sa ikasasaya ng fans ko. At yung mga inspiration ko sa pag-vlog ay yung mga Filipino YouTubers. Shoutout na rin kay Ate Jam Rosella. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Laysan Sate, itong kanyang tanong. Who inspired you to film a video? Where did you get those confidence to film a video, despite of the fact that you are just a beginner in YouTube? Yun na nga yung nagbibigay inspirasyon sa pag-film ko ng video ay yung mga Filipino YouTubers. Where did you get those confidence to film a video, despite of the fact that you are just a beginner in YouTube? Tanong din ni Laysan Sahit yan. Siguro,
yung confidence na ako, siguro tiwala sa sarili ko at kay God tiwala. Yun lang. Doon na tanong natin ay nanggaling kay Mark Devere, ito tong kanyang tanong. Hashtag Ask Clarky. Ano ba ibig sabihin ng millennials para sa iyo? Total kasama ka sa generation na yan. At saka may mga nagsasabi na yung mga millennials ay puro magugulo, tutok sa social media. Paano mo ma-advocate yung pagiging millennial sa mundo natin? At ano ang advantage ito sa pamamagitan ng YouTube channel mo? Shoutout na din sa channel niya. Subscribe niyo, Mark Devere. Yun, search niya na sa YouTube. Siguro para sa akin ang millennials, sila yung mga teenagers sa tulad natin. Siyempre mga teenagers ay tsaka yung mga makabagong henerasyon. Totoo yun ang mga millennials, may mga magugulo, may siyempre may meron ding magugulo. Siyempre, iba na ang panahon ngayon, ang mga ano, mga kabataan ngayon, na ano na sa mga bisyo, siyempre magugulo na iba. Kaya, yun na ano na sila sa mga barkada. Siguro manood na sila ng mga videos ko sa YouTube, sa Channel Clarky TV. Wow! At baka may matutunan kayo na hindi nyo pa malaman. Baka malaman nyo lang sa akin. At mag-comment lang kayo kung anong gusto nyo malaman para sa akin. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Mark Negrillo. Ito itong kanyang tanong. Ano ang pinaka nakakahiyang ginawa mo simula nung pagkabata mo? Kasi wala akong naalala na ano na nakakahiyang ginawa ko nung pagkabata. Kasi ano yun? Basta walang maalala nung pagkabata ko. Siguro yung mga nakakaya na yon. Yung ano, nataya ako sa short. Yung bata ako dito sa bahay. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Juliana Esseler. Ito itong kanyang tanong. Bakit may mga taong hindi makontento? Siguro marami talagang hindi makontento sa isa yung mga, ano, dyan, mga tao talaga hindi talaga marun makontento kasi gusto nila lagi may reserva o kaya may mga, ano, may karamay na iba, di ba? Tanong natin ay ginanggaling kay JV Cordero. Itong kanya tanong, kamusta crush mo? Yung crush ko ngayon ay wala, hindi ko na siya crush kasi iba na yung crush ko, celebrity crush na yung crush ko ngayon. Ang sunod na tanong natin nagbula kay Ashanti Pobreta. Itong kanyang tanong, sinong crush mo sa school? Anong madalas mong gawin? Sino yung best friend mo? Meron ako naging crush sa school pero hindi ko na sasabihin, hindi ko na mention kasi nakakaya. Ito, isasagot ko yung second question mo. Anong madalas mong gawin? Madalas kong gawin ay mag-edit ng mga videos or picture at sino yung best friend ko sa basta marami ang friends sa school. At ang next na tanong natin nagmula kay Melrick Servina at itong kanyang tanong. Sinong tao ang inspirasyon mo sa paggawa ng vlog? Yun na nga yung inspirasyon ko sa pagbablog ay yung mga Filipino YouTubers. Ang next na tanong natin ay nagmula kay Alan Soriano at itong kanyang tanong. Paano ba ang buhay vlogger? Siguro ang buhay vlogger ay simple lang at nakakangalay pag dala-dala mo yung camera at yung camera equipment, syempre mabigat din. Ang next na tanong natin ay nagmula kay Nikita Reburiano, itong kanyang tanong. Ba't ang cute ko? Kayo nang umusga may lalayo na picture dyan yan. Kayo nang umusga kung cute ba talaga siya, i-comment na doon lang kayo. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Aaron Antonio at itong kanyang tanong. Bakit ka mukha mo ako? Siguro ano? Magkasing pogi tayong dalawa. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Kay Ansi at ito ang kanyang tanong. Ano o sino ang nag-inspire sa'yo para mag-YouTube? May course ka na ba na pinagplanuan? May favorite ka bang banda o singer? Siguro ang inspiration ko sa pagbablog ay yung mga, yun na nga yung mga Filipino YouTuber. May course na rin ako na pinagplanuan at yung course na yun ay yung culinary arts or pilot. Ang favorite banda o singer ko ay yung Four of Spades. Ang next na tanong natin ay nagmula kay Carla Bo at ito ang kanyang tanong. Bakit wala forever? Siguro ganun lang talaga, wala talaga. At yun, di ko alam kung ba't wala forever. Basta sa akin meron. Sunod na tanong natin nagmula kay Miko Blanquera at itong kanyang tanong. Bakit ka nagbablog? Yung nga nagbablog ako para sa ikasasayo at sa ikasasaya ng fans ko. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Samantha Saluta, Reyna o Akira? Siguro, both. Ang sunod na tanong natin ay nanggaling kay Patrick Sarbida. Ito kanyang tanong. Anong date ginawang kalendar at anong oras ginawang orasan? Hindi ko alam. Kasi wala ako yung panahon yung ginawa yung orasan ko para orasan yung ginawa ko yung kalendar. Basta yun na yun. Ang sunod na tanong natin ay nagmula kay Ashley Danila Newes. At ito kanyang tanong. Hashtag Clark, ano po ginawa nyo? Ano po ginagawa nyo kapag bored po kayo? Siguro, ang ginagawa ko ay nag-e-edit ako ng videos or pictures. At yan na yung last na tanong sa akin. Kung gusto nyo gumawa pa ako ng part 2 ay just comment down below kung gusto nyo pa ako gumawa ng part 2 at magtanong na rin kayo ng kung ano-ano sa akin. Kung nagustuhan mo tong video na to, please give me a big thumbs at mag-comment down below kayo at share nyo na rin tong video na to sa mga friends at huwag nyo kalimutan i-subscribe tong channel ko at katabi niya notification bell para maka-update kayo sa mga daily uploads ko.
Kita-kits sa next video ko at hanggang sa muli. Bye!